Hi guys, welcome back to my channel. Welcome back. Medyo natagalan na naman po tayo dahil sa napakaraming mga kaabalahan. But anyway, we're back once more. And if this is your first time to visit my channel, please like, share, subscribe, and hit that bell for future vlogs. Just look po, huwag niyo pong kakalimutan. With this video, para sa inyo po ito mga milk tea lovers, because today, April 30, dinedicate po ito para sa mga milk tea fans, milk tea lovers, to be an international bubble tea day, or sa Pilipinas, we commonly call that milk tea, diba? Sumugod na sa inyong mga favorite milk tea shops. At paki-celebrate na, at yun nga, para sa inyo ang araw na ito. And with this video, samahan niyo po ako at bibisita tayo sa isang milk tea shop. Tapos kakausap tayo ng mga ilang tao na nagustuhan din nila talaga ang milk tea. Ang practice po of mixing milk and tea originated in Hong Kong. When they were still under British colonial rule, pagka may afternoon chill sila, yun, nag-milk tea sila. Milk plus tea beverage. Tapos nung 1980s, kung kilala nyo si Liu Han Chie, founder po siya ng Chun Chui Tang Tea House. Kayong mga nandyan po sa Taiwan, makapamilyar po kayo dyan. Isa po yan sa maunlad at sikat na tea house dyan sa Taiwan. He visited Japan, tapos he noticed that the Japanese people are enjoying their coffee, tapos instead na hot coffee, they have that as cold coffee. Tapos nung bumalik siya sa Taiwan, sinubukan niya, kaya lang, imbis na kape, ginawa niyang iced tea. Then, in 1988, meron siyang business meeting. Siyempre, pag may mga meeting, may mga pamerienda, diba? Sinubukan niyang iserve yung iced tea, pero nilagyan niya ng tapioca balls. Tapos, it was an instant hit. Everyone loved that kind of beverage. Tapos, the rest was history, because from that meeting, the milk tea that everyone loved today was born. Actually guys, the birthplace of milk tea is Taiwan. Tapos, in 2008 dito sa atin sa Pilipinas, the first milk tea store or milk tea shop, whatever you want to call it, was opened in San Juan City. Yan po yung Serenity. So sila pong pinakauna dito sa Pilipinas. Kung familiar kayo sa Kung Fu Tea sa Queens, New York, it was founded in 2010. Sila po ang nag-serve ng milk tea na tinangkilik ng mga Amerikano. And it was in April 2018, to pay tribute sa kanilang milk tea fans community, they came up with National Bubble Tea Day na in-adopt din globally, and it became an International Bubble Tea Day. This is my first time talaga sa chai. Hindi talaga ako milk tea person. Tapos, ang aking sugar level ay dapat naka-monitor din, pero hindi naman ako diabetic, kaya na, alam mo na, prevention is better than cure. Ano kung isasuggest mo sa aking flavor dyan? May natawag po kami mga series po, yung Love Series, o Cheesecake Series, at Classic Series. Ano yung binabalik-balik ang series? Ang binabalik-balik po talaga yung cheesecake po. O sa cheesecake po. Naka Oreo cheesecake. Naka yung Classic Cheesecake po. Okay. So, curious lang ako, bakit chai? Ano ba kung bakit pangalan siya? Nabanggit po sa akin ang trip po mo. Surname daw po ng pangalan niya sa Taiwan is Chilo. Oh, that's why. Yun ang pinangalan. So, wala ka pa dito ng pandemic, no? Pero, sustain mo ito 4 months. Kumusta naman yung customer? Okay naman. Oo naman. Isa na yun. Okay, tama naman. Isa na yun. Malakas talaga. Depende sa panahon. Tapos yung mga bumibili talaga, more mga teenager, or iba-iba din. Tsaka yung mga nag-work din po dito sa mga bako, mga nilis dito. Minsan po nang nag-travel po sa mga malalayo lugar po. Talaga? Para lang ano?
makabili ko. Mga senior citizen, may mga ganda. Opo, parang coffee po yung na-order niya. Ako, okay, hindi milk tea. So, parang kung sa Pilipinas, hindi na lang mga kabataan ang mahilig sa milk tea, no? Order ako na, yung sinasabi mong cheesecake. Mata cheesecake. Awesome. Order tayo. Order ang magbabayad ako. This is not a pain. Siyempre, business to. Business is business. Tapos, ang sugar level, ano pinakamababa ng level doon? 23% po. Kasi walang sugar zero. Ay, huwag naman tayong gano'n. Siyempre, kasama sa bayad ko yung sugar, di ba? Kaya kailangan dagdagan mo ng 25%. 25%. Kasi there's two na, bird or nata. Bird or nata po. Sa pearl muna, para makita yung bubble, di ba? Tapos, ano bang size available na? Sugar, ang distinct series po na, fixed na po sa minimum. Ah, fixed na yung ganyan? Oh, wala po siya, small variant. Pwede ka lang hawakan yung glass. Okay, yan. Ay, ano to? May name po. Ay, may name. Ay, nabutan po kami. Ah, walang name. Yan. Okay, sige po. Saya, di ba? Guys, sa mga milk tea lover po dyan ha, ito po ay naka-fix sa cheesecake. At ang sabi nga ni Luna, ang cheesecake ay bestseller nila dito sa China. So 25% sugar lang ako kasi bawal tayong sobrang sweet. Dapat may konting kapaitan. Hindi ako. Kung isahan niya na pong gawin yung ating order, yung cheesecake po. First time ko dito at yan ang na-recommend niyo sa akin. Pag yan, hindi mo sarap yung nakaan. Masan sa'yo. Okay na po. Wow! Guys, ito na yung order ko. Ito yung cheesecake, tapos naka-fix siyang 120. Ito daw po ang bestseller dito sa China. So, tignan natin kung kaano kasarap ito. Sabihin ko sa inyo. Ang favorite ko talaga sa Milktea ay winter melon. Kaya lang, sabi niya, best seller to. O di, dito tayo. O, di ba? Parang tanggal yung mga stress ko ng mga nakaraang araw. Stressful talaga yung buhay ko ng mga nakaraang araw. Sa biyahe, parang isang sip-sip pa lang ng cheesecake. Pero biro. Ang sarap. Try nyo. Yo, dahil 25% lang yung sugar ko. So, syempre, hindi talaga sarap. Ganun takangis kasi yun talagang gusto ko. Pero kung kayo gusto nyo ng mas matamis pa, siyempre, todo nyo na lang 100%. Ito, sakto lang to para sa akin. Hey, sarap. Tapos yung pearl nila, malambot. Hindi ba kaya sa ibang milk tea na parang nag-ipaglaban sa'yo. Ulit ah. This is na po yung in-order nyo. Sa anak ko. Ay, sa anak nyo. Pero lagi rin ko sa umiinom nyo. Ah. Oo. Akala ko po kasi pang teenager o mga kabataan lang yung milk tea, no? Hindi oo. Pala, no? Oo. Kailan niyo po nahiligan ng milk tea? Na. Nung nag-open na sila, sabi namin dito kami nabibili pala.
Pero nung wala pa sila, bumibili na rin po kayo. Pero mas nagustuhan niya po yung timpla nila. Iba ang timpla. Nung wala pang milk tea pala, kape po kayo. Hindi kasi yan. So ngayon, talaga yung milk tea, nagustuhan niyo po. Oo. Ano pang pinaka-favorite niyo dito ngayon? Okinawa. Na-try nyo na po yung best seller nilang ano, cheesecake. Oo. Bumabalik kayo sa Okinawa. Sir, alam nyo po ba na sa April 30 ay International Bubble Tea or Milk Tea Day? Akalain nyo yun? May sinicelebrate ng ganun? Opo. Aware naman po kayo na hindi naman to sa Pilipinas nag-umbisa talaga, di ba po? Ano ba sugar level nyo dito sa milk? 50. 50. Okay po. Sige po, enjoy your milk tea po, sir. Thank you po sa pagpapaunlak. So, this is your second time to buy milk tea. And this content po kasi para sa International Milk Tea Day. Familiar po kayo na may ganun. Tapos sabi niyo po sa akin, you're more on a coffee person. Tapos, what's in a milk tea na bumalik kayo to buy one? It's the comfort I get with depending on the brew. And of course, how well it mixes with the milk and of course the sugars. But it has, what I like in a milk tea, it must not taste generic, sugary. Okay. It must taste like actual tea. Okay. And ang maganda din po kasi sa milk tea, you can choose sugar level. That's why parang healthy siya in a way. Tapos, what's your favorite flavor dito? If we're strictly talking milk tea, I prefer winter melon or Okinawa. Okay. Then, for now, you're ordering... I'm ordering chocolate for cleaning purposes. Okay, sir. Thank you both for this interview. No problem. Okay, thank you. Okay lang po. What's your name na po? My name is Gian. Okay, Sir Gian. So, from now on daw, he will be a milk tea lover. Okay guys, kasama ko po ngayon ay certified milk tea lover. Si Ma'am Deyra. Hi! Ayan ma'am. Siyempre, this is all about milk tea. Kailan ka nahilig sa milk tea? Since 2019. 29. Oo. Actually, yung ano doon, ang nag-influence sa akin uminom ng milk tea, si Ma'am Kat. Ang una mo natikman milk tea, yung Macau. Tapos, nung una mo natikman, ayun. Halos ano, parang dumating sa point na isang linggo straight na milk tea. Yung sinasabi mo minsan, di ba, na hindi lumilipas ang isang araw na dumadaan somewhere. So, essence ang lasa ko. Para bumili ng milk tea. O kahit naantok na ako na pwede naman akong idumiretso na ng biyahe. Babapataga ako ng essence ng lasa para bumili ng milk tea. Kasi sarap kasi ng ano niya. Yan, that's my follow-up question. Ano ba sa palagay may meron sa milk tea? Binabalik-balikan. Yung timpla ng essence San Lazaro, sa lahat ng natikman kong ng branch ng Macau Imperial sa essence San Lazaro, yung masarap Macau yung timpla Macau Imperial ng... guys, medyo. Magkano ba dito? Walang. Pag large na sa 160 na. Oh, 160. Mm-hmm. Large yung in-order. Mm-hmm. Araw-araw, large. Oo. Ano sugar level mo? 100 pieces. Kaya, kita naman sa... 100%? Hindi ko ba nag-worry na ba mag-sabi? Hindi, ayun nga, sabi ko nga, kung pasalamat din ako sa pandemic, kasi kung hindi nagka-pandemic, baka meron na nila ako. So, ibig sabihin na hinto ka lang kaka-milk tea nung nagka-pandemic? So, isa din pala yan sa magandang nadulot sa iyo. Maganda ba yung nadulot? O nagpapag-rub ka pa din? Yung lumod na. Akala ko na diet ka nung nagpapag-grab yun pa. Eh, di ba? Parang ilang isang buwan din yun na wala talagang kahit online, walang tinda talaga. Sarado talaga lahat ng store yun. Yung nagkaroon ng chance na nag-open na paunti-unti yung mga ganyan, yung mga food store around doon.
nakapag ano ko, yung una kong order yan, yun pa rin Macau pa rin. Macau. Sa mesa naman yun, Santa Mesa. Ano yung pinaka-favorite mong flavor? Yun nga yung ano, cheesecake milk tea. Ah, cheesecake. Mm. Kasi ako, yung gustuhan ko dyan, yung winter melon, saka Okinawa. So, parang ang simple lang. Masarap din yung cheesecake, kaya lang. Parang komplikado, ang daming nakalagay. Okay, so, di ba hindi naman kasi talaga sa atin nag-originate yan, milk tea? No, diba? Hindi. Sa palagay mo, bakit kaya nagustuhan ng mga Pilipino? At tayo'y tinagurian ng ano, mga milk tea babies na din. Kahit hindi na ganun kabataan, favorite pa din. Sa kapalagay ko siguro dahil yung Pilipinas, di ba mahilig makiuso? Na kumbaga, kahit anong, kahit ibang bansa, parang gusto ano, i-apply dito sa Pilipinas. Mm. Yung mga pagkain, di ba? Kaya hindi lang milk tea yung nandito sa Pilipinas, pati yung mga pagkain sa ibang bansa, meron na rin dito. Kumbaga, tinatry ng mga Pilipino kasi nga ibang Pilipino mahilig kumain. Ayan, mahilig kumain, mahilig sa matamis. Okay. Ayan, kahit walang pera, basta pag time ng ano, sahod, kakain ka talaga sa gusto mong ano, restaurant. Pero basta tayo, may mga kakilala ko, pag bumibili sila ng milk tea, minamayday talaga nila. Ayan, no? Kaya sabi ko talaga, what's in a milk tea ba? Kailang imayday, no? Sa akin, ako, nag-myday din naman, no? Kaya lang, parang maganda na ko sa picturean. Ah, yung Instagram. Oo, yun. Kasi nga yung bubble. Oh. Yun nga. Yung lalagyan niya, maganda. There is this ano international bubble tea or milk tea day, kaya nag-uusap tayo ngayon. Sa ngayon na bumabalik na tayo, unti-unti, nakakailang milk tea ka? Bali, ano ngayon, hindi ako bumibili mismo sa ano eh. Sa SM, kasi nga diba, mahirap magtanggal ng mask kapag dun. Kaya, ano, order pa rin, ano, kahit gabi, yan, nagpapag-grab. Papag-grab kahit gabi? Oo, oh, gabi. Mula, oh, yung mula kailan yan ulit? Basta, ano, last month, nag-milty kami. Basta sa isang buwan, meron kaming araw na nag-milty sa bahay. Oh, so parang ano na rin yan, bonding, tapos... Parang ano lang, minsan parang gusto mo... na ng kasiyahan at celebration ng milk tea, Opo. No? Tama. mahilig ka din ba sa mga K-pop drama? Hindi. kasi yung iba, nahilig sila sa milk tea dahil sa mga K-pop idol, di ba? Kaya, magustuhan talaga nila yung milk tea. Bilang milk tea lover, ano yung mga... sinusunod mo health meron ba? Health cautions. Meron ba? Wala nga. Yung sa itsura ng katawan ko. Ay, wala. So, hindi ka nag-worry na. Nag-worry din ako kasi nga, ano nga, kumbaga, nagulat din ako kasi naka-strict ako ng isang linggo na puro milk tea. Tapos, large pa yung in-order ko. Oh, kaya talagang, ano, nasa lahi namin kasi yung, ano. Diabetic. Mm-hmm. Pero milk tea pa rin kasi milk tea is life, wow. Mm-hmm. Kung sa Macau, walang nagang brand. Yung pangalawa ko yung, ano, yung Coco. Saka yung Dakasi. Pero pinakano ko talaga yung Macau. Oh, Macau. Ayon sa mga nabasa ko, it was a Serenity. Yung unang... A Serenity, oo. Oo, natikman mo na yun. Hindi. So, disclaimer po, hindi ito pag-i-endorse ng tindahan ng milk tea po, ha. Chichikahan lang kami ni Ma'am Deyra. Kung magsasuggest ka sa ating viewers, sasabihin mo ba na, sige, bili lang kayo ng milk tea, bili lang ng bili. Or sasabihin mo rin na mag-ingat. Mag-ingat din dapat. Saka, siyempre, dapat pasok sa budget mo pag nag-milk tea ka. Ah, yun. Mag-ingat for health reasons, tapos dapat... May budget. May budget. Oh. Kasi hindi naman siya... Ano lang siya, parang sa madaling site akong gamit niya. Luho lang yung ano. Luho ang milk tea. Kasi pwede ka naman bumili ng bear brand tapos anahan mo ng... Pero ang galing yung sad ng sinasabi ni Mamsi. Luho ang milk tea. Kasi mahal eh. Sa mga araw, imagine 160. 140 ngayon pala 160, dati kasi 140. Tatlong kilong bigas na yan halos. Monday to ano.
meron pa akong minsan Sabado. Pero kasi yung milk tea naging parang bahagi na ng mga celebrations natin sa buhay. Pag may achievement tayo, milk tea. Milk tea. Pagka stress, milk tea. Pa rin. Diba? Pagka gusto lang mag-crave ng something na parang may drinks na tapos mabubusog ka, milk tea pa rin. Milk tea pa rin. Diba? Wala namang masama po doon. Basta sabi nga ni Ma'am, bantayan din yung sugar level at dapat swap sa budget. Thank you, Mama. So, mag-hi ka sa akin. Ibang viewers ko na ngayon. Dati tatlo lang. Okay po. Ma'am Deyra, in the house. Milk tea, lover. Ma'am Dey, baka naman gusto mo silang invite. Please like. Ikaw nang magsabi para sa akin. Please like, subscribe, girls. Ayan. Thank you, Ma'am Dey. Di ba may libre pa akong promotion? Kaya may YouTube channel ka na. Wala. Wala. Abangan nyo mga, lapit na itong magkaroon ng sarili ng YouTube channel. So, that's it guys. Tapos, tandaan po natin, bagamat kakaiba ang sarap at saya na naibibigay ng milk tea, huwag na huwag po natin kakalimutan na anumang sobra ay may di mabuting dulot. I will see you again next time. Thank you for staying connected. And once more, if this is your first time to visit my channel, please like, share, subscribe, and hit that bell for future vlogs. God bless us all.